Update naman tayo sa epekto ng Bagyong Yolanda sa Sorsogon. Makakausap natin si GMA News stringer Dondon Glorian. Magandang tanghali sa iyo, Dondon. Magandang tanghali din, Rafi. Nandito tayo ngayon sa Bayan ng Bulan. Kasalukuyan po tayong bumabiyahe papuntang barangay Kabugaan para tingnan po yung kalagayan po ng mga tao dito. Kumusta yung naging pagdaan dyan nung bagyo? Naging malakas ba? Nakikita namin sa video mo na may mga nagbagsakang puno na pinagpipira-piraso ngayon itong mga tauhan ng, hindi ko alam kung lokal na pamahalaan ito, Dondon. Kaninang umaga, Rafi, nagsimula yung malalakas na hangin. Bagamat kunti lamang yung mga pag-ulan, pero yung hangin super lakas. Katulad nga nung naranasan natin habang bumabiyahe tayo dito sa kabahan ng highway ng Bulan, may mga nagbagsakang malalaking puno na nagpahirap nga dito sa maging sa MDRRMC para makalusot doon sa mga barangay. Pero sa ngayon, nakalusot na rin naman. Tapos sa pinaka-latest na report, may mga bahay na raw na, na bumagsak, although na hindi pa nga napupuntahan dahil nga dito sa patuloy pa rin nararanasan tama ng panahon at yung malalakas na hangin. Dondon, nagkaroon ba ng preemptive evacuation dyan, bagamat medyo malayo yan sa sentro ng bagyo? Oo, nagkaroon ng preemptive evacuation actually kahapon pa doon sa mga high-risk barangay. Mm-hmm. At sa ngayon, wala, may naitala na bang casualty na naiulat at natatanggap dyan, Dondon? Wala tayong naiulat na casualty, pero may dalawang injured. Yung isa nga, nakuna natin kanina na nabagsakan siya ng puno nung saging. Dinala naman kaagad dito sa Rural Health Unit dito sa Bayan ng Bulan. Tapos yung isa naman, may napaulat na sa isang barangay na injured din daw. Pero sa ngayon, safe naman sila. Yung pinakaano natin ngayon, Rafi, yung inabangan natin para i-confirma yung tatlong mangingisda na nawawala. Pumalaot daw ito kaninang madaling araw. So may pumalaot pa rin, bagamat meron ng babala na huwag munang pumalaot yung mga mangingisda, Dondon. Yun nga yung nakausap natin kanina, Rafi, yung pamunuan ng MDRRMC. Pangamat 48 hours daw silang naghanda para maabisuhan nga yung mga tagabayan ng Bulan. Pero sa kasamaan pala, sa pinaka-latest report nila na although na kinakailangan pa confirm, na nagpalaot nga yung tatlong mangingisda at hanggang sa ngayon ay hindi pa nakakabalik. Mm-hmm. Bukod dito sa nakikita namin sa video na naharangan yung kalsada, may ibang kalsada pa ba riyan na hindi madaanan sa ngayon? Sa ngayon, Rafi, nagkaroon na ng clearing operation yung MDRRMC, katulong din yung mga taga-barangay, kaya sa ngayon nalusutan na rin siya. Ngayon, Rafi, nasa kabahan tayo ng highway papuntang Sorsogon. Nakikita natin dito sa highway na may mga nagbabagsakan pa rin tanga ng puno ng kahoy, kaya masyadong delikado pa ito sa mga motorista. So sa ngayon ba, Dondon, malakas pa rin yung hangin dyan sa inyong kinaroroonan? Kumusta naman yung ulan? Yung hangin, Rafi, masyadong malakas pa. Kung makikita natin yung puno ng kahoy, ay ng mga nyug, parang sumasayaw pa ito. At dito nga may dinaanan naman tayong isang malaking punong ng kahoy na bumagsak. At kasalukuyan itong chinichinto para hindi makaharang na naman dito sa kalsada. Tapos yung ulan naman, Rafi, kukunti lamang ito at wala pa tayong naitatalang mga pagbaha dito sa lalawigan ng Sorsogon. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, GMA News stringer Dondon Glorian. Mag-ingat kayo dyan.